Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng kalulungan. Ang kanyang kapuri ay manatiling magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal ng mga kapatid, ngayon po'y dakilang kapiyastahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihang lahat ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kikapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagaling Salamat na sa libutan mawakas.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong sa pagparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng naguumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng mga paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng mga sumusuway sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal." Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoo'y papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoo'y humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.
Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkakalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na ubing-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dali niyo ang aking pasan, kamuan ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po yung po sumandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay ating ipinagdiriwang ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. O, tawag natin, Sacred Heart of Jesus. Ano? Mga minamahal na mga kapatid, ano? Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sabi sa unang pagbasa, tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Mga minamahal na mga kapatid, no? Itong ating pagnilayan, gaano mo kamahal at gaano ka katapat sa Diyos, no? Kapag alam mo ngayong panahon, lalong higit, pagka ikaw ay dumadaan sa pagsubok, maraming mga problema na pinagdadaanan, diyan nalalaman at nasusubok ang iyong katapatan sa Panginoon. At makikita mo rin ang epekto sa pamilya mo kung gaano ka katapat at gaano ka kamapagmahal sa Diyos, no? Kaya sabi ng Panginoon, yan ay madarama, ano? Yan ay ibibigay ng Diyos ang mga pagpapala at biyaya hanggang sa 1,000 salinlahi mo. Napakalayo, ano? No? Kaya ang pinakamagandang pamana natin sa ating buong pamilya, no? Yung biyaya sa mga sumusunod sa atin ay pag-ibig natin sa Diyos. Yung pananatiling tapat natin sa Diyos. Dahil pag tayo naman, ang kabaliktara naman niyan, kapag ikaw ay nagumon sa mabibigat na kasalanan, ano, ay di para namang sumpa sa mga susunod sa iyo. Kaya ang isang pinakamagandang ipagkakaloob lagi natin sa ating mga anak, no, yung ating katapatan sa Panginoong Diyos. Yung ating pagmamahal sa Kanya. Yan sa unang pagbasa. At sa mabuting balita na ating napakinggan, narito, si Jesus ay masaya. Siya'y nagpapasalamat sa Diyos, sa Ama. Lubos siyang nagpapasalamat dahil alam niya may mga tao pa ring nagtitiwala sa Kanya. No? Yung mga mayayaman, yung mga matatalino, ano? Yan ang mga hindi nagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi niya, Panginoon, salamat po. Ano, buti na lamang. At sa mga maliliit na ito, ano, katulad ng kaloobang sa bata mo, ipinagkaloob ang ganitong klase ng karunungan, ang pagkitiwala sa akin. No? Sapagat alam niya, yung mga taong marurunong, mahuhusay, matatalino, ano, sabi niya, inilihim ng Diyos sa kanila. Ano? Maraming inilihim ang Diyos sa kanila. Bakit sila hindi nagtiwala sa Diyos? Sino nagtiwala sa Diyos? Nagtiwala kay Jesus. Sabi, yung may mga kaloobang tulad ng sa bata, ay di yung mga taong humble. Ano? Yung mga may mababang kalooban. Sila yung lubos na nagtiwala sa Diyos. At ang Diyos at si Jesus ay lubos na nagpapasalamat sa Ama. No? Pinagpapasalamat niya sapagkat marami ang nagtitiwala sa Kanya at ang nagtataka siya, ang mga lubos na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya, yung itinuturing nating maliliit. No? Pangalawa, ating napakinggan, ano? Kapag tayo'y nabibigatan sa buhay, sabi ni Jesus, lumapit tayo sa Kanya. No? Tutuwangan tayo niya. Pag tayo may mga pasanin, ano, sabi ang pamatok, alam naman natin ibig sabihin ng pamatok, ano, yun ay yung inilalagay sa likod ng kalabaw kapag nag-aararo, no? Magaan ang kanyang mga pasanin. Sabihin, tutuwangan ng Diyos tayo kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya. Kaya kung sa oras na ito, meron kang idinadalangin, meron kang inihihiling sa Kanya, ilapit mo, ano, sapagkat tutuwangan ka ni Jesus sa lahat ng iyan. Pagagaanin ang iyong mga pinagdadaanan sa mga oras na ito.
Tatayo tayo, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasampat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang iniyahain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na naghahain ng sarili nang kami ay matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaliwan, langit lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilaan. Di narakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanong. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulam, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na at nabugaw gayon ang Panginoon kung Jesus na aking buhay saan man ako bumaling ika'y na good man sa'yo dakilang pag-ibig mo sa akin tatawa at magpapalala ako'y iyong siyang itatapat sa puso.
bisig ng dukha. Ilaw na may takot, inawa ng aba, gayo ng Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumani, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking tatag at mag ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pag-asalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sirana at kailangan na ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa na
ang minor repair at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tigil sa osteria. Pinapaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi na layunin ng pagpapaunlad ad eksperimento ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa Kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong nakikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church, ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos sa Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria,
Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahayag kanyang pagaling at habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.